magandang good morning. Welcome back to my YouTube channel, Ewik Mukbang. Ngayong almusal ay kakain po tayo ng vegan longganisa. Yes, longganisa po yan kahit medyo maliit. Hindi ko alam ba't tinawag na longganisa yan, pero dapat short ganisa yan. Well, anyway, let's eat it on. Kain na tayo. Second time ko palang matitikman itong longganisang vegan. Tapos nagano ako ng sausawan. Suka na may sili na may bawang. Yan talaga ang partner niyan eh. Lasang vegan. Nakatingin ka na ba ng vegan? Ginawa akong soup yung ano, yung suka. Siyempre, ang partner talaga ng longganisa is itlog na may fried rice. Malasado yung itlog. Tapos sasabay mo pa ng kape. Heaven. Salamat pala sa nagbenta ng longganisang vegan, si Jel Mojica Paulina. Yan, siya yung nagbenta. Popost ko na lang dun sa description yung pangalan niya, yung FB niya, at saka yung contact number niya. Ang sarap siya. Masarap yung benta niya. Kasi nakatikim na ako nung una nito. Yung unang natikman ko na longganisang vegan, eh puro taba. Ito, purong laman. Pagka ganun ang binenta sa inyo, peke yun. Kasi puro taba eh. Sarap. Hindi siya masebo. Kasi may taba siya pero konting-konti lang. Hindi tulad nung una kong natikman. Talagang grabe. Unang agad mo palang atakayin ka sa puso. Napakasarap. Tatlo na yung kanin ko, baka may blood ako. Sarap yung ganisa. Hindi nakakaumay. Hindi nyo ba alam na ang longganisa na ito eh, ang original talaga na pinagkopya nitong longganisang vegan na to is Mexican salami. Yun. Yun talaga yung original bago naging longganisa to. Sa Pilipinas na si longganisa pero doon sa ibang bansa, Mexican salami. Kung alam nyo yung salami ha. Ito, ayan. Mexican salami. Suka. Stunning. Kakain ka pa yung sili. Sarap. Kape. Then Mexican salami nga. Nakopya ng Pilipino yan nung panahon ng Spanish galleon trade.
Alam niyo ba yung Spanish Galleon Trade? Yun yung palitan ng kalakal ng Pilipinas at saka Mexico. Nagpapalitan sila ng mga sangkap, spices, dun na boto. Siguro nakita ng mga Pilipino, alam ng mga Pilipino, yung Mexican salami, ginaya nila to. Kaya nabuo tong longganisang vegan. At yung galleon trade na yan, tumagal yan ng 250 years. Palitan nyo ng ano, mula Acapulco, tapos Pilipinas, naglalakbay yan yung ginagawa ship. Mo. Papunta. Tapos pabalik. Ginagawa mo. Parang palitan ng mga kung ano man ipapalit. Mga around 1500s ba yun? Hanggang 1800s. Paano masabi? Tumagal yung ganung kalakalan ng ano, Spanish at saka Philippines. Yung bili ko pala dito is 180. Fresh from vegan. Mura na yan kung tutuusin mo dun sa... Kasi kung hahanap ka ng quality na lasa, eh dito, okay to. Kasi siguradong original from vegan galing to eh. Kasi sabi ko nga, nung una ko natikman to, puro taba. Siguro, hindi siya authentic. Maaari siguro nakopya nila yung lasa, pero yung recipe sa loob, hindi. At hindi nakakaumay. $80 to, kalahating kilo lang to. 12 pieces siya. At saka yung paraan pala ng pagluto nito is, syempre, una, bubuksan mo yung kanan. Pagkatapos, lalagyan mo ng tubig yung kawali, ilalagay mo yung longganisang bigab. Then, papakuluan mo yun. Pagkatapos mong pakuluan, nauubos yung sabaw nun. Tutusukin mo yun para lumabas yung mantika niya, dun mo siya mismo ipiprito. Sa sarili niyang mantika. Saw-saw suka, mahuli tayo. Akalain mo na una ko pang naubos yung itlog.
Parap! Nahulog pa na. Masarap, maraming bawang sa usawa. The best. Order pa ako ulit nito. Sarap niya. Yes. Paalam na. Ikaw na lang ang naging isa. At naubos ko na ang vegan longganisa. Well, ang lasa niya is, masasabi ko authentic siya. Mukhang galing talagang vegan. Kahit hindi pa ako napunta ng vegan, lasang vegan. Hindi, mukha nga siyang galing vegan. Kasi, yung una ko natikman, hindi ko alam kung vegan ba talaga yun. Pero sabi nila vegan. Pero, puro taba. Pero itong nabili ko kay online seller siguro to. Hindi ko sure. Pero, sigurado ako, kapatid to ng katrabaho ko kasi kaapelyido niya eh. Mojica din. Si Kuya Jello, isa sa pinakamagaling sa Sankyo, nag-o-AutoCAD sa amin. Well, yun na nga, yung lasa niya is hindi nakakauta. At saka parang hindi siya yung tulad ng longganisa na normal na greasy. Hindi. Medyo tuyo siya kasi siyang gaanong taba, purong laman siya. Kaya kung gusto nyo yung umorder po, PM nyo na lang po si Ate Jel Mojica Paulino. Tsaka yung contact number niya, text nyo na lang siya. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, please subscribe to my YouTube channel, Ewik Mukbang. Click the bell button para ma-notify po kayo pag nag-post ako ng bagong video. So, paano? Kita-kita tayo sa mga susunod na video. Paalam!